Kristong mahal, Espiritu, bumubuhay, nagpupurot na akay sa nagnanais makamtan ang langit na walang hanggan. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kalit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kalit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang sa pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Hesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at sa mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang bahagi ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Tayong lahat ay narito sapagkat tinipon tayo ng Panginoon Diyos upang sama-sama tayong magpasalamat at mag-alay sa ating mahabaging Ama sa Langit sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno na ating pinipintuho, na ating minamahal at ating sinusunod. Habang papalapit tayo ng papalapit sa mga mahal na araw, nararamdaman natin yung tensyon sa pagitan ni Jesus at ng mga umuusig sa Kanya, ang mga taong ayaw sa Kanya. At alam natin na ang isang paratang kay Jesus Nazareno ay tinuturuan niya ang mga taong mag-aklas. Tinuturuan niya ang mga taong lumabag sa batas. Kaya nga ang mga tao sa templo, ang mga pari, eskriba at pariseo, galit na galit kay Jesus Nazareno sapagkat akala nila nilalabag ni Jesus Nazareno ang mga batas. Kaya nga naalala nyo sa ibang bahagi, yung nagpapagaling siya sa araw ng Sabat, kasama yung mga alagad, pumipitas sila at parang may ginagawa sapagat yun ay bawal sa batas. Ngunit sa Ebanghelyo ngayon, nilinaw ni Jesus Nazareno, mahalaga ang batas. Sa unang pagbasa, sinasabi din na ito ang nagpadakila sa Israel na makilala sila sa lahat ng mga bansa
bilang isang bayang sumusunod sa batas. At yan ang isang ipinagmamalaki ng Israel, na sila ay isang bayang sumusunod, may batas na galing sa Diyos. Naalala nyo yung ibinigay ng Diyos kay Moises, yung 10 utos, na yun ay galing sa Diyos. At yan ang ipinagmamalaki ng Israel. Kaya sila dakilang bayan sapagkat mayroon silang batas na sinusunod at iginagalang. Ngunit ito yung gustong lalong palalimin ni Jesus Nazareno. Hindi naman siya nagtuturong mag-aklas. Hindi niya sinasabing baliwala ang batas, bagamat ito ang pag-aakala ng kanyang mga kaaway. Bagkus ang nais ni Jesus Nazareno ay lalong palalimin, pag-ibayuhin ang pagtalima ng mga tao sa batas. Hindi lang basta sumunod sa batas. Ang nais ni Jesus Nazareno, makuha ang diwa ng batas. Ito ang kaganapan. Kaya nga sabi niya, hindi ako naparito para ipawalang bisa ang mga utos, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Sapagkat hindi sapat yung sumunod lang sa batas. Kung sumusunod ang katawan mo sa batas, pero yung diwa ng batas malayo sa puso mo, hindi ka pa rin ganap na sumusunod. Huwag kang papatay. Halimbawa, siguro nga hindi mo pinapatay ang kapwa mo. Hindi mo siya sinasaksak. Hindi mo siya sinusuntok. Hindi mo siya binaril. Pero anong sabi ni Jesus Nazareno, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Hindi ba mas lalo pang ang umusad si Jesus Nazareno, mahalin mo ang kaaway mo, ipagdasal mo yung umuusig sa iyo. Hindi nilalabag ni Jesus Nazareno yung huwag kang papatay, bagkus pinapayaman at pinapalalim pa niya ang kautosang iyon. Siguro nga, hindi mo pinapatay ang kapwa mo, pero hindi mo rin naman tinutulungan ang kapwa mo. Siguro nga, hindi mo pinagbubuhatan ng kamay ang kapwa mo, pero nakikita mo na siyang nagdurusa, hindi ka man lang naantig. Siguro nga sa batas, sumusunod ka, hindi ka pumapatay. Pero yung diwa ng batas, kaya huwag mong patayin ang kapwa mo dahil dapat mahalin mo siya, hindi mo ito nasusunod. Ito yung gusto na ipakita sa atin ni Jesus Nazareno. Ang isa pa siguro magandang halimbawa na makita natin, marami siguro tayong nakikita sa labas, bawal magtapon ng basura. Pero nakakatawa pa nga minsan eh, kung saan pa may nakasulat, doon maraming nagtatapon ng basura. Mas maganda pa nga yatang huwag ka maglagay ng karatula eh. Pero balik tayo doon, bawal magtapon ng basura. Siguro nga sabihin ng iba sa inyo, hindi ako nagtatapon ng plastic dyan, hindi ako nagtatapon dyan. Pero alam nyo ba ang mas malalim na diwa ng utos na yon? Bawal magtapon ng basura. Ang mas malalim na diwa ng utos na yon ay panatilihing malinis ang lugar. Hindi ka nga nagtatapon ng basura, nakita mo na may mga kalat dyan, pero hindi mo pa rin dinampot, hindi mo naganap ang pinakadiwa ng batas. Sapagkat hindi lang sinabi ng batas, huwag magtapon,
ang pinaka-espiritu ng batas, panatilihing malinis ang lugar. Nakita niyo po mga kapatid, yun yung nais ni Jesus Nazareno. Hindi lang basta sumunod sa batas, kundi palalimin, unawain, at higit sa lahat, sundin ang pinakadiwa ng batas. Magsimba ka tuwing Linggo. Pwede tayong lahat nasa loob ng simbahan tuwing Linggo. Pero kung yung puso at isip mo wala naman sa loob din ng simbahan, hindi ka nakikinig sa mga pagdiriwang at salita, hindi rin buo yung pagsunod sa utos ng Diyos. Kaya mga kapatid, ito po yung ating ipagdasal. Debosyon sa Poong Nazareno. Pwede kang magsuot ng t-shirt. Pwede kang makipagprosesyon. Pwede kang pumunta tuwing Biyernes. Pero may mas malalim na diwa ang pagdedebosyon kay Jesus Nazareno. Maging mapagmahal ka, mapagpatawad ka, makatotohanan ka, makatarungan ka, maawain ka. Sa pagpatuloy ng misang ito, ipagdasal po natin ang bawat isa na gaya ng nais ni Jesus Nazareno, hindi lang natin masunod ang batas, bagkos maunawaan ito, maisaganap ito, at makuha ang pinakadiwa ng batas. At ano ang pinakadiwa ng batas? Ang pag-ibig ng Diyos. Amen.